Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update natin ito. At pag-usapan nga natin itong binahagi po ni Casey Bueno sa kanyang Instagram story, dahilan para po mag-alala ang ilang double cards sa kanya. So bakit kaya? So kahapon po kasi nagbahagi itong si Casey Bueno ng pagkain which is Jollibee, yung ini-endorsong brand ni Atasha Mulak. And may caption ito na may breakfast, lunch, and dinner. Ibig sabihin, isang beses siyang kumain kahapon. Hindi siya kumain ng breakfast, hindi din siya nag-lunch. So nag-dinner lamang siya, na which is maling-mali, no? Kasi dapat yung dinner ang ini-skip natin, pero yung umagahan and yung tanghalian, hindi dapat yan ini-skip kasi yun yung time na mas kailangan ng katawan natin ng pagkain. Kasi itong dinner, hindi naman yan, itutulog lang naman tayo, di ba? So dapat yun yung ini-skip. So pag ganito lagi yung kain mo, syempre possible na magkasakit ka, di ba? So kaya marahil payat ang isang Casey Bueno kasi madalas niyang ginagawa itong isang meal lang sa isang araw. So wag mo itong panay-panayin, Casey Bueno, ha? Masama itong ganto. Samantalang, ibabahagi ko naman sa inyo itong ilang picture po ni Maine Mendoza kasama po ang pamilya Ataide and syempre yung mga kaibigan po ng Ataide family. So ito po ay kuha sa baby shower nitong si Rhea Ataide. So ito po oh, yung picture. Sabi nga dito, we can't wait for play dates with baby Z. So ayan si Maine Mendoza. Makikita nyo dyan, nakasama po si Mama Sylvia Sanchez and syempre itong ilang mga kaibigan po ng Ataide family. So ibig sabihin, maayos po ang relationship ni Maine Mendoza sa mga Ataide and syempre sa asawa niyang si Arjo, taliwas sa mga kumakalat na fake news ngayon. At eto nga po, no, may write-ups na ibinahagi ang Abante. Sabi dito, Maine Mendoza and Arjo Ataide, hiwalay na. Inintrigang hiwalay na si Maine Mendoza at Arjo Ataide sa gitna ito ng nalalapit na pag-celebrate ng mag-asawa ng kanilang first wedding anniversary sa July 28. Ayon sa co-host ni OG Diaz na si Tita Jegs, isang friend daw kasi ang nag-chika sa kanya tungkol sa nabasa nitong tweet umano ni Maine na nag-sorry sa ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez. Nang tingnan daw ulit ng friend ni Tita Jegs ay burado na ang tweets. Si naman ni OG, tinanong niya si Sylvia ukol dito at sinabi raw nito sa kanya na walang katotohanan na hiwalay na sina Arjo at Maine. Sinabi ni Ibyang, ay mare, yan ang hindi totoo. Kakarating lang nila galing bangko kasama buong pamilya ni Maine. Masaya ang mag-asawa, kwento ni OG sa kanilang showbiz update. Malinaw na si Arjo at Maine pa din. Huwag nating paghiwalay niyong dalawa, dagdag pa niya. So alam naman natin, di ba, kung sino po ang nagkakalat ng mga fake news na yan. Walang iba kundi po ang mga vlogger sa Facebook and sa YouTube. At ang matindi pa dito, ha, yung kay Bossing Vic Soto and kay Maine Mendoza na pinagkakalat po nila. So sana ito ay makarating din kay Bossing and syempre kay Maine Mendoza and sana gawan nila ito ng legal action. Nang matuto yung mga gumagawa ng fake news na yan. Diba? Kasi sila po ay nagpapaniwala ng mga taong walang alam na gento ganyan si Maine and Bossing, 'di ba? So mali po 'yun. Dapat itong iparating kay Maine Mendoza and gawan ito ng aksyon nang sa ganun ay matuto yung mga nagkakalat ng fake news na 'yan. So si Ma'am Sylvia Sanchez na po ang nagsabi na walang katotohanan yung mga hiwalay-hiwalay niya ni Maine and Arjo. Kasi itong mga kwentong ito, nagsanga-sanga na po. Pakatapos daw humiwalay kay Arjo, meron daw iba si Maine, nabuntis di umano ng iba, at kung ano-ano pa pong mga kwento na wala namang katotohanan. Kaya maganda po, nasasampulan talaga ito mga promotor sa pagkakalat ng fake news tungkol kay Maine Mendoza. So nag-iisip nga ako, sino naman kaya ang kasunod
ni Maine Mendoza after posting Big Soto. Sino naman kaya yung gagawa nila ng fake news sa mga Dabar Kids natin? But anyway, pag-usapan naman natin itong tungkol po sa bagong nilaunch ng TV5 or Media Quest. Ito po ay para sa election. Sabi nga dito bilang Pilipino, Media Quest Group launches bilang Pilipino 2025, bayan ang ipanalo. Media Quest has announced the launch of bilang Pilipino 2025, bayan ang ipanalo, the election coverage campaign of the Media Alliance featuring News 5, 92.3, True FM, One News, 1PH, Philippine Star, Business World, The Freeman, and Filipino Star ngayon. Bilang Pilipino 2025, bayan ang ipanalo, will provide Filipino voters everywhere with the news and information they need to understand key national issues, leveraging the wide reach of the Media Quest Group across broadcast, radio, print, and online platform. So yan po yun, ano, tungkol ito sa election campaign na kung saan ang bilang Pilipino ihahatid po nila yung totoong balita at kumpletong balita. So meaning wala po itong pinapanigan. At sabi nga po dito ni Mr. MVP, no, ito yung isang malaking sampal sa mga mahilig pong magkalat ng fake news, lalo na sa TV5, lalo na po sa programang Itbulaga and sa TBJ na Kesyo, nalulugi na at kung ano-ano pa. No? So ito po yung isa sa mga statement ni Mr. MVP na malaking sampal sa kanila. We hope our Filipino, our people will discern credible and truthful sources from misleading or fake one, separate fact from opinions, and identify biases. PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan say on the launch of Tingka Muna Pilipinas, Media Quest Media Information Literacy Initiative ahead of 2025 election. So ayan po ang sinabi ni Mr. MVP. Dapat bago maniwala ay mag-fact-check muna tayo. Okay? Iba ang opinion, hiwalay ito sa katotohanan. At huwag maging bias. And I hope sana po tumatak sa isipan ito ng mga, alam nyo yun, mga media, blogger, and syempre, nating mga kababayan, no? Na huwag tayong maniwala sa mga fake news. At kung magbabalita naman tayo, huwag tayong maging bias. Magbase lang tayo sa naayon, sa totoo. So, salamat po Mr. MVP, no, sa napakaganda niyo pong litanya. Nang sa ganun ay ito po ay magsilbing, alam niyo yun, paalala po sa ating mga kababayan. So, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.